Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang hawak-hawak nito ni Giselle ang sapatos na kanyang nakita sa room ni Zoe at nang sabihin nito ni Giselle sa kanyang kapatid na itong si Ubing na ang kanyang anak umano ang kriminal sa kadahilanan na hindi naman din ito nakakibo. Itong si Dr. Tanyag sa mga sinasabi ng kanyang ate sa kanya at dito agad naman din itong sinabihan ni Giselle na paano umano nangyayari na nagawa umano nito ni Zoe na itulak ang kanilang ama na maya-maya pa ay bigla itong dumating itong si Zoe at nagbukas ito sa kanyang pinto. Kung kaya't hindi nito napigilan ni Giselle ang kanyang sarili at sinakal nito ni Giselle itong si Zoe at dito agad naman din itong iat ni Dr. Tanyag ang kanyang kapatid na itong si Giselle na sinasakal nito ni Giselle ang kanyang anak na itong si Zoe. Kung kaya't nagagalit naman din itong si Giselle sa kanyang kapatid na itong si Ubing kung bakit lagi umano nitong kinakampihan ni Ubing ang kanyang anak at hindi umano nito nakikita ni Ubing na katulad rin umano ito sa kanyang ina na isa rin umano itong mamamatay tao. Ito agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang ate na nagtama naman umano ang mga sinasabi ni Zoe na nandoon nga umano siya kung saan umano nalaglag sa bangin ang kanilang ama ngunit hindi naman umano ibig sabihin na si Zoe na umano ang may anan na natumulak sa kanilang ama at naniniwala naman umano itong si Dr. Tanyag na hindi umano ito magagawa sa kanyang anak dahil nakikita naman umano ng ito ni Dr. Tanyag kung gaano umano nito kamahal ni Zoe ang kanyang lulu. Kung kaya't at inaway na naman ito ni Giselle itong si Dr. Tanyag kung bakit lagi umano nitong pinapakinggan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak at hindi man lamang umano nito pinapakinggan ni Dr. Tanyag itong si Giselle na kita naman umano ang ebidensya ribon nga umano sa sapatos ni Zoe ang nakuha ng mga pulis. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.